Inampon ng babae ang isang batang grasa na nagnakaw ng kanyang mga alahas. Pero 20 taon nang makalipas, hindi lubos akalain ng babae kung sa papaanong paraan siya gagantihan ng bata. Sa masigla at magulong kalye ng Maynila, kung saan ang ingay ng mga jeep at nagtitinda ay ang bumubuo ng tunog sa kapaligiran, naroon ang isang babaeng nagngangalang Teresa Mendoza. Si Teresa ay isang mabait na babae na kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang kabutihan at malasakit sa kapwa. Sa kanyang kabataan, itinayo niya ang isang maliit ngunit matagumpay na panaderya. Ibinuhos niya ang kanyang puso at kaluluwa sa kanyang trabaho. Kahit na siya'y nagtagumpay na, namuhay si Teresa ng simple. Mas piniling gastusin ang kanyang kinikita sa pagtulong sa mga nangangailangan kaysa sa kanyang mga luho. Ang kwento ni Teresa ay puno ng tatag at determinasyon. Naiwan siyang ulila sa murang edad at pinalaki ng kanyang lola na nagturo sa kanya ng sining ng paggawa ng tinapay. Nang pumanaw ang kanyang lola, minana ni Teresa hindi lamang ang mga recipe, kundi pati na rin ang espiritu ng kabutihan para sa iba at sa kanyang komunidad. Siya nagsikap upang mabuksan ang kanyang panaderya, madalas na nagtitiis ng gutom upang makapagbigay ng mas marami sa mga nangangailangan. At isang gabi nga habang pauwi si Teresa mula sa kanyang panaderya, napansin niya ang isang maliit na anino na nakaupo sa sulok, nanginginig sa lamig at gutom. Marami naman na siyang nakita na batang lansangan, ngunit may kung anong kakaiba sa batang ito na nakaagaw sa kanyang pansin. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay may sinag ng pagtitimpi at determinasyon. Lumapit si Teresa. "Ayos ka lang ba, bata?" tanong ng babae. Tumingin naman sa kanya ang bata ng pagod. Gutom po ako, ma'am." Sad nito. Ang bata na hindi hihigit sa 10 taong gulang ay mukhang mahina at desperado. Ang kanyang mga damit ay punit-punit at ang kanyang mga mata ay nagkikwento ng isang buhay na puno ng hirap. Pumintig ang puso ni Teresa para sa kanya. Lumuhod si Teresa sa tabi niya. "Ano bang pangalan mo, iho?" tanong nito. "Wuhan po, ma'am. Ayun po yung pangalan ko." Nag-aalangan na sagot ng bata. Ang kwento ni Juan ay kwento ng pagsusumika. Isinilang siya sa kahirapan. Nawalan siya ng mga magulang sa murang edad, naiwang mag-isa sa malupit na lansangan ng Maynila. Natutunan niyang maging mapamaraan. Kahit nasa kanyang kalagayan, si Juan ay may matinding determinasyon na mabuhay. Madalas na nagnanakaw ng kaunti para makaraos. Nagkaroon din siya ng kawalang tiwala sa mga matatanda na kadalasang hindi siya pinapansin o tinatrato siya ng masama. Nakangiti si Teresa'ng nagsalita. "Juan, gusto mo bang sumama sa akin? Bibigyan kita ng pagkain at matutuluyan." Saad ng babae. Namangha si Juan, wala pa kasing nagpakita sa kanya ng ganitong kabutihan. Dahan-dahan siyang tumango, hindi makapagsalita sa sobrang pagkabigla. Maingat siyang inilalaya ni Teresa at dinala sa kanyang bahay. Naninirahan si Teresa sa isang simpleng bahay na puno ng init at amoy ng bagong lutong tinapay. Dinala niya si Juan sa kusina at binigyan ng pagkain. Kumain siya ng mabilis. Tila ba hindi pa siya nakatikim ng maayos na pagkain sa matagal na panahon. Habang pinapanood naman ni Teresa si Juan ay hindi niya mapigilang magsalita. "Dahan-dahan lang, Juan. Marami pang pagkain dito kung gutom ka pa." Habang kumakain ay sumagot naman si Juan. "Salamat po, ma'am. Hindi ko po alam kung papaano ko po kayo papasalamatan." Sad niya. Ngumiti naman si Teresa. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Lahat naman tayo ay karapat dapat sa kabutihan." Sa gabing iyon, inihanda ni Teresa ang isang maliit na kama para kay Juan sa ekstrang kwarto sa kanilang bahay. Habang siya ay nahihiga, hindi maiwasan ni Juan na makaramdam ng pasasalamat at takot. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kabutihan at ito ay nagbigay sa kanya ng kaba. Nagsisimula na ngang pumasok ang liwanag ng umaga sa bintana. Habang abala si Teresa sa kusina kinaumagahan, naghahanda ng almusal. Nagising si Juan sa mga tunog ng isang tahanan na di niya pa nararanasan. "Magandang umaga, Juan. Naging mahimbing ba ang tulog mo?" Masiglang pagtatanong ni Teresa. Nagpupunas naman ng mata si Juan.
Opo, ma'am. Salamat po talaga kagabi, ha? Uwi ka niya. Naglapag naman ng pancake si Teresa. Oh, halika na, mag-almusal ka na. Pagkatapos, bibili tayo ng bagong damit para sa'yo. Lumipas ang mga araw at dahan-dahang nasanay si Juan sa kanyang bagong buhay. Inenroll siya ni Teresa sa paaralan at itinuring na parang anak. Binigyan siya ng lahat ng pangangailangan. Mula sa damit hanggang sa gamit sa paaralan at binuhusan ng pagmamahal. Kahit na ganoon, madalas pa rin naman na nahihirapan si Juan sa kanyang damdamin ng kawalang halaga at kawalan ng tiwala sa kahit na sino man. Isang gabi habang magkasama sila ni Teresa, Juan, hindi mo na kailangan mag-alala. Ito na ang bago mong tahanan, ligtas ka na dito. Wika ni Teresa. Mahina namang sumagot si Juan. Bakit po ba kayo mabait sa akin, ma'am? Tanong ng bata. Ngumiti naman si Teresa. Dahil lahat tayo'y nararapat sa pagkakataon. Bagong tsansa sa buhay, Juan. Nakikita kong malaking potensyal sa'yo. Kailangan mo lang ng taong maniniwala sa'yo. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nagbukas si Juan kay Teresa. Binabahagi niya ang ilang bahagi ng kanyang nakaraan. At si Teresa ay nakikinig ng may malasakit at pangunawa. Hindi siya hinuhusgahan ni Teresa kahit na gaano kahirap ang mga kwento niya. Ngunit ang mga sugat ng kanyang nakaraan ay malalim. At kahit sa pagmamahal at pag-aalaga ni Teresa, madalas na nahihirapan si Juan sa damdamin ng pagkakasala at takot. Nag-aalala siya na hindi niya kayang bayaran ang kabutihan ni Teresa na magiging pabigat lamang siya. Kaya naman isang gabi, habang natutulog si Teresa, hindi mapakali si Juan sa kanyang nararamdamang bumabagyo na emosyon, ang tukso na tumakas at bumalik sa lansangan kung saan siya nararapat ay bigla na lamang lumalakas sa kanyang isipan. Naglakad siya sa loob ng bahay. Ang isip ay naguguluhan. Hindi ito karapat dapat. Dapat na lang akong umalis. Pabulong niya sa sarili. Napatingin siya sa pinto ng kwarto ni Teresa. Bahagyang nakabukas. Sa nanginginig ng mga kamay, itinulak niya ito at nakita ang kahon ng alahas sa dresser. Kumislap ito sa liwanag ng buwan. Simbolo ng lahat ng kabutihan ni Teresa sa kanya. Sa isang sandali ng kahinaan, bumalik ang mga lumang ugali ni Juan. Naramdaman niya ang pagsabog ng pagkakasala at takot. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Binuksan niya ang kahon at kinuha ang alahas. Kumakabog ang puso sa kaalaman ng kanyang pagtataksil. Nang hindi lumilingon, tahimik siyang lumabas ng bahay at tuluyang naglaho sa dilim. Nang magising si Teresa at nadiskubre ang pagnanakaw, nadurog ang kanyang puso. Pero hindi siya nagalit. Naiintindihan niya ang sakit at kalituhan na nararamdaman ni Juan. Pabulong siyang nanalangin para sa kanya. Umaasang kahit saan man siya pumunta, makakahanap siya ng tamang landas. Sana, patagpuan mo ang iyong landas sa buhay, Juan. Wika ni Teresa. Lumipas pa nga ang mga taon at madalas iniisip ni Teresa kung ano na nga bang nangyari sa batang minsan niyang sinubukang iligtas. Hindi niya alam, muling magtatagpo ang kanilang mga landas sa pinakahindi inaasahang pagkakataon. 20 taon ang lumipas. 20 taon nga ang lumipas at ang buhay ni Teresa Mendoza ay patuloy na naging isang obra ng kabutihan sa komunidad. Ang kanyang panaderya na ngayon ay isang paboritong lugar sa kanilang lugar ay umunlad pang lalo. Ang panaderya ay hindi lamang nagbibigay ng masarap na tinapay kundi nagsisilbing lugar ng pagtitipon para sa mga kapitbahay na nakahanap ng aliw sa mainit na presensya ni Teresa. Kaya naman isang araw habang abala ang panaderya ni Teresa, ang amoy ng bagong lutong tinapay ay sumisingaw sa hangin habang ang mga customer ay nagkwekentuhan at nagkakatawanan. Nakatayo si Teresa sa likod ng counter, nagseserbisyo ng kanyang sikat na pandesal na may ngiti. Magandang umaga, Ginang Teresa. Pa-order po ako yung kalimitan kong in-order. Masiglang wika ng isang customer. May mainit naman ng ngiti na nagsalita si Teresa. Okay, sige, parating na. Kumusta na pala ang pamilya mo? Tanong niya. Nakangiti naman ang customer. Mabuti po sila. Salamat po sa iyo, Ma'am Teresa. Yung bunso ko, halos hindi na po mabuhay nang wala yung ensaymada na lagi mong niluluto.
Nagkaroon na nga ng isang malaking komunidad si Teresa sa kanyang panaderya, kung saan lahat ay itinuturing niyang parang pamilya. Walang hanggan ang kanyang kabutihan. Madalas siyang nagbibigay ng tinapay sa mga hindi kayang bumili at hindi kailanman tinatanggihan ng sino man. Isa sa mga pinagkakatiwalaang empleyado ni Teresa ay si Maria, isang batang babaeng nagsimulang magtrabaho sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Si Maria ay may sariling kwento ng pakikibaka at pagiging matatag. Iniwan ng kanyang pamilya. Natagpuan niya nga ang isang kanlungan sa kabutihan ni Teresa. Ma'am Teresa, hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa lahat ng nagawa mo po para sa akin. Binigyan mo po ako ng trabaho nang walang ibang tumatanggap sa akin. Taos-pusong pagpapasalamat ni Maria. Ngumiti naman si Teresa. Hindi mo kailangang magpasalamat, Maria. Pamilya ka na ngayon at bukod pa doon, naging kahanga-hanga kang baker dito sa panaderya. Lumago nga ang kakayahan ni Maria sa paggawa ng tinapay sa ilalim ng paggabay ni Teresa. Siya ngayon ay isang mahalagang bahagi na ng tagumpay ng panaderya at ang kanyang pasasalamat kay Teresa ay walang hangganan. Sa kabila ng kagalakan at kasiyahan na natagpuan ni Teresa sa kanyang trabaho, may isang natitirang kalungkutan sa kanyang puso. Madalas niyang naiisip si Juan, ang batang minsan niyang kinuha at nawala rin sa kanya. Ang ala-ala ng pagnanakaw ni Juan ng kanyang alahas ay masakit pa rin. Ngunit higit na nangingibabaw ang kanyang pag-aalala para sa kalagayan nito. Kaya naman sa gabi, kapag sarado na ang panaderya at tahimik na ang mundo, si Teresa ay nakaupo sa tabi ng bintana. Nakatingin sa madilim na kalye, iniisip kung nasaan si Juan. Pinapanatili niya ang pag-asa na natagpuan na nito ang tamang landas at mas mabuting buhay. Nasaan ka man naroroon, Juan? Sana ligtas at masaya ka. Pabulong ni Teresa sa kanyang sarili. Hindi naman walang hamon ang buhay ni Teresa. Kamakailan lamang ay nakaranas siya ng serya ng pagnanakaw sa kanyang panaderya. Maliit lamang ang mga insidente, ngunit nakakabagabag na ito sa kanya. Sa kabila ng kanyang bukas na puso, hindi niya maiwasang makaramdam ng pangamba. Ma'am Teresa, may dagna ako na naman po. Nawalan na naman po tayo ng pera sa kaha. Pag-aalalang pagbabalita ni Maria. Malalim ang buntong hiningang nagsalita si Teresa. Alam ko, Maria. Hindi ko maintindihan kung bakit ito nangyayari. Lagi tayong nagtitiwala naman dito . Binibigyan naman natin sila kung kailangan nila. Naging matatag naman si Maria. Kailangan na po nating maglagay ng mga CCTV camera o kumuha ng security. Kailangan po nating protektahan yung mga bagay na pinaghirapan po natin. Talaga namang masakit sa puso ni Teresa ang mag-isip ng kawalan ng tiwala sa mga tao sa paligid niya. Ngunit alam niyang tama si Maria. Nagiging madalas na ang mga pagnanakaw na umabot na nga sa puntong hindi na nila ito kayang baliwalain pa. Sa gitna ng mga problemang ito, nakatanggap si Teresa ng isang hindi inaasahang bisita. Isang gabi habang isinasara niya ang panaderya, pumasok ang isang lalaki na mayroong magarang kasuotan na nasa mga 40 anyos na. Ang kanyang presensya ay malakas at may kung anong pamilyar sa kanya. Magandang gabi. Kayo ba si Teresa Mendoza? Nakangiting tanong ng lalaki. Nagtataka namang sumagot si Teresa. Oo, ako nga. Paano ko kayo matutulungan? Inaabot ng lalaki ang kanyang kamay. Ako nga pala si Carlos Villanueva. Ako'y matagal ng kaibigan ng isang taong maaaring pamilyar o kilala ninyo. Napukaw ang kuryosidad ni Teresa. Agad siyang nakipagkamay habang nakakaramdam ng kakaibang pagkakakilala. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Teresa. Ngumiti naman ng mainit si Carlos. Sa pagkakaalam ko, kilala niyo siya bilang Juan. Madalas po niyang banggitin ang pangalan niyo. Nabiti ng hininga ni Teresa. Ang pagbangkit ng pangalan ni Juan ay nagdulot ng alo ng emosyon. Matagal niya niyang hinahangad ang balita tungkol dito. At ngayon, narito ang isang taong maaaring magkwento sa kanya ng nangyari. Nagmamadali si Teresa. Pakiusap, ikwento mo sa akin ang lahat. Tumango si Carlos at umupo. Handang ibahagi ang kwento ng batang minsang sinubukang iligtas ni Teresa. Hindi niya alam, ang pag-uusap na ito ay magiging simula ng isang paglalakbay na magbabago ng kanyang buhay, magpakailanman.
Ang pagdating ng lalaking si Carlos Villanueva ay nagdala ng halo-halong damdamin ng kasiyahan at kaba kay Teresa. Habang naghahanda ng tsaa, sumasagi sa isip niya ang maraming mga tanong tungkol kay Juan. Nararamdaman naman ni Maria ang tensyon ni Teresa kaya't nagdesisyon siyang manatili malapit. Lumaki ang pagtingin ni Maria kay Teresa. Tinitignan niya ito bilang isang ina at nais niyang magbigay ng suporta. Naupo si Carlos sa isa sa mga mesa. Tinitignan ang paligid ng panaderya na may malalim na pag-iisip. Dinala ni Maria ang tsaa at inilagay ito sa mesa. Saka umupo sa tabi ni Teresa. Sir Carlos, paano niyo po nakikilala si Juan? Unang pagtatakang tanong ni Maria. Nakangiti naman si Carlos. Mahabang kwento. Pero nagkakilala kami ni Juan maraming taon na ang nakalipas. Pareho kaming nagtatangkang bumuo ng magandang buhay para sa mga sarili namin. At nagtulungan kami sa bawat mga hakbang sa buhay. Saad nito? Masigasig naman si Teresa. Pakiusap, ikwento mo sa amin ang lahat. Lagi kong iniisip kung ano na nga bang nangyari sa kanya pagkatapos niyang umalis. Tumangwa si Carlos. Siyempre naman po. Mahirap ang naging pagsisimula ni Juan matapos siyang umalis dito. Bumalik siya sa kalye. Nagpakahirap upang mabuhay. Ngunit hindi niya nalimutan ang kabutihan mo, Teresa. Ang alaala ng iyong kabaitan ang nagpapanatili sa kanyang pag-asa. Habang nagsasalita si Carlos, nakikinig ng mabuti si Maria. Nakikita niya kung gaano kahalaga ang kwento ni Juan kay Teresa at nadarama ang lumalaking interes tungkol sa batang ito na may malaking epekto sa babaeng kanyang hinahangaan. Hanggang sa wakas nga, nakarating si Juan sa isang shelter na tumutulong sa mga batang lansangan. Hindi madali ngunit nagsikap siya at nagtagumpay na baguhin ang kanyang buhay. Nakapag-aral siya at nagsimulang magtrabaho. Tumigil sandali si Carlos upang uminom ng tsaa. Yumuko si Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at ginawa. Hinawakan ni Maria ang braso ni Teresa na may pagmamalasakit. Malumanay itong nagsalita. Mukhang marami siyang pinagdaanan. Kahanga-hanga na nagawa niyang baguhin ang kanyang buhay. Saad ni Maria. Naging emosyonal naman na si Teresa. Alam kong may potensyal siya. Natutuwa akong marinig na maayos na siya, ngunit bakit hindi niya ako kailanman kinontak? Tanong ni Teresa. Nararamdaman kasi ni Juan ang matinding pagkakasala sa kanyang nagawa. Akala niya hindi siya karapat-dapat sa iyong kapatawaran. Ngunit palagi niyang nais na suklian ang iyong kabutihan. Sagot ni Carlos. Lumalambot ang ekspresyon ni Maria. Naiintindihan niya ang bigat ng pagkakasala na dinala ni Juan. Siya rin ay nagkamali sa kanyang nakaraan. At alam ang hirap ng paghahanap ng kapatawaran. Pabulong na nagsalita si Teresa. Hindi ko kailanman hinangad na suklian niya ako. Gusto ko lang siyang maging ligtas at masaya. Sumagot din naman ang mahina si Carlos. Alam na niya yun ngayon. Nagtatrabaho siya sa isang special na bagay, Teresa. Nais niyang ipakita sa iyo na naging tao siya tulad ng lagi mong pinaniniwalaan. Naluha si Teresa. Palagi niyang hinahangad na matagpuan ni Juan ang tamang landas. Ngunit ang marinig ang kanyang paglalakbay ay nagdala ng pakiramdam ng pagkakontento na hindi niya namamalayang kailangan niya. Muli namang nagtanong si Maria. Carlos, nabanggit mong nagkatulungan kayo ni Juan. Pero paano ka naman napasama sa kwento niya? Tanong ng babae. Nakangiti naman si Carlos. Nasa parehang sitwasyon din kasi ako tulad ni Juan. Mas matanda ako, ngunit sinusubukan ding takasan ang aking magulong nakaraan. Nagkita kami sa shelter at naging parang magkapatid. Sinusuportahan namin ang isa't isa sa pinakamahihirap na panahon. Naramdaman ni Maria ang koneksyon sa kwento ni Carlos. Nakita niya ang pagkakapareha sa kanilang karanasan at sa kanyang sariling paglalakbay ng paghahanap ng pangalawang pagkakataon sa pamamagitan ni Teresa. Nagpatuloy sa pagsasalita si Carlos. Ang determinasyon ni Juan ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Pareho kaming nagsikap at ngayon ay kasangkot kami sa isang proyekto na tumutulong sa mga batang kapuspalad. Sinusubukan naming bigyan sila ng parehong pagkakataon na ibinigay sa amin. Nanginginig na ngayon si Teresa. Napakaganda niyan, Carlos. Ipinagmamalaki ko kayong dalawa. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, nadama ni Maria ang mas malalim na koneksyon sa kwento.
Hinangaan niya ang katatagan ni Juan at nadama ang isang kaugnayan sa kanya. Alam ang hirap ng paghahanap ng kapatawaran at pagtubos. Kinagabihan pagkatapos umalis ni Carlos, si Teresa at Maria ay naupo sa tahimik na panadarya. Nagmumuni-muni sa mga revelasyon na nalaman nila sa gabing iyon. Nakaramdam si Teresa ng halo-halong kasiyahan at kalungkutan habang si Maria ay na-inspire sa pagbabago ni Juan. Ma'am Teresa, salamat po sa pagbabahagi nito sa akin. Paalala ito na ang mga tao ay maaaring magbago at mahanap ang kanilang tamang landas, gaano man sila kaligaw sa buhay. Ngumiti naman si Teresa. Alam mo Maria, biyaya ka sa akin katulad ni Juan. Nakikita ko ang maraming katangian ni Juan sa iyo. Naniniwala ko sa pangalawang pagkakataon at natutuwa kong naging bahagi ako ng sayo. Nadama ni Maria ang taus-pusong pasasalamat. Ang mga salita ni Teresa ay muling nagpapatibay sa kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng kabaitan at kahalagahan na magbigay pabalik sa kapwa. Kinabukasan, nagdesisyon sina Teresa at Maria na mag-ingat laban sa mga pagnanakaw sa panandaria. Naglagay na nga sila ng mga security camera at gumawa ng plano upang maging mas mapagmatsyag. Kumuha ng mas aktibong papel si Maria, determinado na protekta ng lugar na nagbigay sa kanya ng bagong simula. Pananatilihin po nating ligtas tong panandaria, determinadong wika ni Maria. Higit pa ito sa lugar na pinagtatrabuhuan natin. Nagsilbi po itong sangtuwaryo ko, dagdag pa ng babae. Tumango naman si Teresa. Tama ka Maria, kasama tayo, sisiguraduhin nating mananatili itong ganito. Habang magkasama silang nagtrabaho, napuno ng pag-asa ang panadarya. Alam ni na Teresa at Maria na ang hinaharap ay puno ng hamon, ngunit handa silang harapin ito ng magkasama. Hindi nila alam ang mga susunod na sorpresa na darating sa kanilang mga buhay. Lumipas ang mga linggo at patuloy ang buhay sa panadarya na may karaniwang ritmo. Sina Teresa at Maria ay walang humpay na nagtatrabaho at lalo pang tumibay ang kanilang samahan araw-araw. Madalas iniisip ni Teresa si Juan at ang mga revelasyon ni Carlos. Ngunit sinikap niyang wag masyadong magpagambala dito. Hindi niya alam, may isang malaking sorpresa na naghihintay sa kanya. Isang maaraw na hapon, abala si Teresa sa kusina. Minamasa ang harina para sa bagong batch ng pandesal. Nang biglang tumunog ang kampanilya ng panadarya habang pumasok ang isang customer. Si Maria na nasa counter ay napatingin at nakita ang isang lalaki na nasa 30 taong gulang na. Nakasuot ng malinis na suit na may halong kumpiyansa at pagkapakumbaba. Magandang araw po. Paano ko po kayo matutulungan ngayon? Ngiting bungad ni Maria. Nangangiti din naman ang lalaki sa kanya. Hinahanap ko kasi si Teresa Mendoza. Narito ba siya? Tanong ng lalaki. Tumango naman si Maria. Ay opo, nasa kusina siya. Sino po ba sila? Banayad na naman ng umiti ang lalaki. Juan nga pala ang pangalan ko. Nanlaki ang mga mata ni Maria sa sorpresa. Agad niyang pinakalma ang kanyang sarili at tinawag si Teresa. Ma'am, Teresa, minighanap po sa inyo. Juan daw po ang pangalan niya, wika ni Maria. Napatalo ng puso ni Teresa sa pagbanggit ng pangalan ni Juan. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa apron at nagmadaling pumunta sa harap ng panadarya. Nang makita niya ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, agad niya itong nakilala. Sa kabila ng mga taon at ilang mga pagbabago, ang mga mata nito ay nananatiling pareho. Juan? Ikaw ba talaga yan? Mahinang wika ni Teresa. Ngumiti naman si Juan. Opo, ako nga. Napuno ng mga luha ang mata ni Teresa habang lumapit siya at hinagkan si Juan. Ang mga taon ng pag-aalala at pananabik ay natunaw sa sandaling iyon. Hindi ako makapaniwala. Tignan mo naman yung sarili mo. Lumaki kang isang napakagandang lalaki. Pagiging emosyonal ni Teresa. Niyakap naman siya ng mahigpit pabalik ni Juan. Miss na miss kita. Namiss ko po kayo, Ma'am Teresa. Maraming beses na gusto kong bumalik pero natatakot po ako. Nang maghiwalay ang kanilang mga yakap, tinignan ni Teresa si Juan na may halong kasiyahan at kuryosidad habang pinapanood naman sila ni Maria mula sa likod ng counter.
ang kanyang puso ay napuno ng init sa muling pagkikita ng dalawa. Bakit ka naghintay ng ganito katagal, Juan? Lagi kong iniisip kung ano nang nangyari sa'yo. Huminga naman ang malalim si Juan sa tanong ni Teresa. Pasensya na po kayo pero maraming beses ko naman pong gustong bumalik. Pero ramdam ko ang matinding pagkakasala ko sa ginawa ko. Nahihiya ako at akala ko hindi ako karapat-dapat sa iyong kapatawaran. Sinimulang ibinahagi ni Juan ang kanyang kwento. Kinikwento ang mga taon na kanyang ginugol matapos iwanan ang tahanan ni Teresa. Ikinuwento niya ang mga hirap na kanyang hinarap at ang shelter na nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Ikinuwento niya ang pagkikita nila ni Carlos at ang kanilang paglalakbay upang baguhin ang kanilang buhay. Ang kabaitan niyo po ang nagligtas sa akin. Seryosong sad ni Juan. Kahit sa pinakamababa kong punto ng buhay, naaalala ko pa rin po kung papaano po kayo nagtiwala sa akin. Ang alaala na iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy upang gawing maganda ang aking buhay. Sad pa niya. Tahimik na nakinig si Teresa. Ang kanyang puso ay napuno ng pagmamalaki at ginawa. Palagi siyang naniniwala kay Juan at ang marinig ang kanyang kwento ay nagpatibay sa kanyang pananampalataya sa kapangyarihan ng kabaitan. Nagtrabaho po ako kasama si Carlos sa isang proyekto upang tulungan ang mga batang tulad ko dati. Nagtayo po kami ng foundation na nagbibigay ng shelter, edukasyon at pagkakataon para sa mga batang lansangan. Gusto kong lumikha ng isang bagay na makatutulong tulad po ng ginawa niyong pagtulong sa akin. Nanlaki naman ang mga mata ni Teresa sa sorpresa. Hindi niya naisip na ang paglalakbay ni Juan ay hahantong sa isang bagay na napaka makapangyarihan. Believe na nagsalita siya. Napakagaling niyan, Juan. Sobrang ipinagmamalaki kita. Ngumiti naman si Juan. May isa pa pong bagay, Ma'am Teresa. Matagal ko nang iniipon ito at gusto kong gumawa ng espesyal na bagay para sa iyo. Saad niya? Tinignan ni Teresa si Juan ng may kuryosidad. Nagtatanong kung ano ang ibig sabihin niya. Iniabot ni Juan ang kanyang bulsa at kumuha ng maliit na kahon. Iniabot niya ito kay Teresa na may malalim na seryosong tingin. Buksan niyo po. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Teresa ang kahon. Sa loob ay may isang maganda at marangyang kwintas. Higit na mas maganda kaysa sa anumang alahas na nawala sa kanya noon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang tinitignan si Juan. Juan, sobra-sobra ito. Hindi mo naman kailangan. Nauutal si Teresa. Ma'am Teresa, hindi lang po ito isang regalo. Isa po itong simbolo ng aking pasasalamat at pangako na palaging igagalang ang kabaitan mo. Binago niyo po ang buhay ko at gusto kong ibigay sa iyo ang isang bagay na sumasalamin kung gaano kahalaga ka sa akin. Tumuloy sa pagtulo ang luha ni Teresa habang niyakap niya muli si Juan. Ang bigat ng nakaraan ay nawala na, napalitan ng pakiramdam ng pagkakontento at kasiyahan. Salamat Juan, higit pa ito sa inaakala ko. Maraming salamat. Mahinang tugon ni Teresa. Habang si Maria naman na nanonood ng taus-pusong eksena ay naramdaman din ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Ang muling pagkikita ay patunay sa kapangyarihan ng kabaitan at posibilidad ng pagkakaroon ng pangalawang tsansa sa buhay. Sa gabing iyon, sina Teresa, Juan at Maria ay magkasamang nakaupo sa panaderya, nagbabahagi ng mga kwento at tawa. Sa wakas, matahimik na ngayon ang kanilang nakaraan at ang kanilang hinaharap ay mukhang mas maliwanag na kaysa dati. Habang lumalalim ang gabi, tumayo si Juan at kinausap sina Teresa at Maria. May isa pa po akong sorpresa para sa inyo, Ma'am Teresa. Yung foundation po kasi namin ay magbubukas ng bagong shelter dito sa Maynila. At gusto ko pong maging bahagi kayo nito. Ang iyong panaderya ay makatutulong magbigay ng pagkain para sa mga bata. At maaari ka pong makabahagi sa anumang paraan na gusto mo. Nagulat si Teresa sa pagkabigla. Ang alok ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ikararangal ko, Juan. Salamat sa tsansang ito. Naluluwang wika niya. Habang niyakap niya muli si Juan, alam ni Teresa na ang kanyang kabaitan ay nagbabalik na ng buong buo. Ang batang kinuha niya ay naging isang tao na patuloy na magpapakalat ng pagmamahal at kabaitan na ipinakita niya. Ang mga araw pagkatapos ng pagbabalik ni Juan ay puno ng kasiyahan at mga bagong simula.
ang panideriya ni Teresa ay mas naging abala kaysa dati dahil sa balita ng foundation ni Juan na nagdala ng mas maraming customer at taga-suporta. Sina Teresa at Juan ay naging malapit na magkatrabaho para sa kanilang sinisimulang proyekto. Nagpaplano para sa panibagong shelter at nangangarap ng lahat na paraan kung papaano nila matutulungan ang mga bata sa Maynila. Isang hapon, habang minamasa ni Teresa ang harina, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Napahinto siya. Hinawakan ang kanyang tagiliran. Umaasa na lilipas din ito. Napansin ito ni Maria kaya nagmadali siyang lumapit sa babae. Ma'am Teresa, ayos ka lang po ba? Pag-aalala lang tanong ni Maria. Pilit naman nung umiti si Teresa. Ayos lang ako, Maria. Siguro medyo pagod lang. Tugon naman ni Teresa. Ngunit hindi nawala ang sakit. Sa mga sumunod na linggo, lalo pa itong lumala. At hirap na si Teresa na itago ang kanyang nararamdaman. Isang gabi, binulalas niya kay Maria ang totoo. Maria, may kailangan akong sabihin sa iyo. Nakaramdam ng pag-aalala si Maria nang sabihin ito ni Teresa. Ano po yun, ma'am? Malalim na bumuntong hininga si Teresa. Matagal na akong may hindi magandang pakiramdam. Nung una, pumunta ako sa doktor, sinabi nila sa akin na baka lumala pa daw yung nararamdaman ko. Pero nito lang nakarang linggo, bumalik ako sa kanila. At nagpa-test ako. Ayokong mag-alala ka pero lumalabas na may breast cancer ako. Malala na ito at sabi ng mga doktor na wala na raw silang magagawa. Nadurog ang puso ni Maria. Itinuturing niya si Teresa bilang kanyang nanay at ang isipin na mawawala ito ay hindi niya matanggap. Hindi po, hindi maaari. May magagawa pa sila. Kukuha tayo ng pangalawang opinion. Pangatlo, kahit ilang opinion pa, hindi tayo susuko. Kailangan nating makahanap ng doktor na magpapagaling sa'yo. Lumuluhang wika ni Maria habang mahigpit na hinahawakan ng mga kamay nang itinuturing niya ng nanay. Nilagay naman ni Teresa ang kanyang kamay sa braso ni Maria. Pinahahalagahan ko yan, Maria. Papasalamat ako sa iyo pero matagal ko na itong alam. Matagal ko nang tinitiis ito pero ngayon sobra na siyang lumala. Ang balita ay nakalulungkot pero nanatiling matatag si Teresa. Tinutukan niya ang pagtiyak na magpapatuloy ang panideriya at ang kanyang pamana pagkatapos niyang mawala. Sinimulan niyang ituro kay Maria ang lahat ng kanyang nalalaman. Inihahanda siya upang mag-take over ng panideriya. Habang iniaabot ni Teresa ang mga dokumento, sa loob ng opisina ng panideriya ay kinausap niya si Maria. Ito lahat ng mga recipe, financial records at contacts ko. Isa kang kahanga-hangang kasama dito sa panideriya, Maria. Alam kong mapapanatili mo ito. Determinado naman si Maria. Pangako po, aalagaan ko ang lahat at sisiguraduhin kong mananatili ang iyong diwa sa bawat mga tinapay na aming gagawin. Habang lumalala ang kalagayan ni Teresa, lagi naman nang nagpupunta si Juan sa panideriya at lalo silang naging malapit ni Maria. Nagkaisa sa kanilang pagsisikap na suportahan si Teresa at panatilihing maayos ang takbo ng panideriya. Di kalaunan, na-admit sa Teresa sa ospital. Ang kanyang kalagayan ay mabilis na lumala. Araw-araw, dinadalaw siya ni Juan at Maria. Dala ang mga kwento ng panideriya at ng shelter na kanilang binuo. Umaasang mapapataas ang kanyang moral. Kayong dalawa, ang pinakadakilang kaligayahan ko. Salamat sa lahat. Mahinang wika ni Teresa. Hawak naman ni Juan ang kamay niya ay nagsalita rin ito. Nandito po kami dahil sa iyo, Ma'am Teresa. Ang kabaitan mo ang nagdala sa amin dito at nagbigay sa amin ng layunin sa buhay. Naiiyak na wika ni Juan. Naluluwa na rin si Maria. Mahal ka po namin, Ma'am Teresa. Sisiguraduhin po namin magpapatuloy ang lahat ng iyong sinimulan tinayo at magpapatuloy itong lumago at umunlad sa hinaharap. Ilang araw pang lumipas, tuluyan nang pumanaw si Teresa ng tahimik, napapalibutan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Ang kanyang pagkawala ay isang mabigat na dagok sa komunidad pero nagpatuloy ang kanyang pamana sa pamamagitan ng panideriya at ng pundasyong kanyang inudyo. Pagkatapos ng libing ni Teresa, nagpakalunod sina Maria at Juan sa kanilang trabaho.
Ginagamit ito bilang paraan upang harapin ang kanilang kalungkutan. Naging lugar ng pagpapagaling para sa kanila ang panadarya. Isang paalala ng pagmamahal at dedikasyon ni Teresa. Habang magkasamang nagluluto, ang dalagang si Maria at Juan ay nagsalita siya. Naniniwala si Ma'am Teresa sa pangalawang pagkakataon sa kapangyarihan ng kabaitan. Kailangan nating panatilihin ang espiritong iyon, wika ni Maria. Tumango naman si Juan. Gagawin natin yan, Maria. Utang natin kay Ma'am Teresa na ipagpatuloy ang kanyang trabaho at igalang ang kanyang alaala. Sa gitna ng kanilang pinagsasaluhang pagdadalamhati, nakahanap ng aliw sina Maria at Juan sa presensya ng isa't isa. Nabuo ang malalim na koneksyon sa pagitan nila. Pinagtibay ng kanilang pagmamahal kay Teresa at ang kanilang dedikasyon sa kanyang pamana. Malumanay nung minti si Maria. Alam mo, Juan, sa totoo lang, sigurado akong proud na proud si Ma'am Teresa sa atin. Malayo na yung narating natin. Malumanay ng ngiti ni Maria. Tiyak yun. At patuloy nating ipagmamalaki siya araw-araw. Banayad naman na tugon ni Juan. Magkasama ay pinagpatuloy nila ang pagpapatakbo ng panadarya at pinalawak ang saklaw ng foundation na sinimulan nila ni Teresa. Tinutulungan ng maraming mga bata na makahanap ng pag-asa at mga pagkakataon na nararapat sa kanila. Sa gitna ng kanilang pagkawala, nakahanap sila ng bagong simula. Pinag-isa ng kanilang misyon at ng alaala ng babaeng nagdala sa kanila sa iisang landas. Ang mga buwan ay naging taon at ang pamana ni Teresa ay patuloy na namulaklak sa pamamagitan ng panadarya at ng foundation. Lalong lumalim ang ugnayan ni Juan at Maria. Ang kanilang pinagsaluhang misyon at mga alaala kay Teresa ang nagpalapit sa kanila. Nakahanap sila ng aliw sa isa't isa at sa gitna ng abala sa panindarya at ng foundation, umusbong ang isang pag-ibig. Isang gabi habang nagsasara ang panindarya at ang huling mga customer ay umaalis na, magkasamang naupo si Juan at Maria. Tinatamasa ang tahimik na sandali. Ang kusina ay puno ng amoy ng bagong lutong tinapay at ang init ng kanilang samahan ay nagbigay sa lugar ng pakiramdam na parabang isa itong tahanan. Alam mo, Maria, madalas kong iniisip si Ma'am Teresa at ang lahat ng ginawa niya para sa atin. Gusto kong parangalan ang kanyang alaala sa lahat ng posibleng paraan. Nakangiti naman si Maria. Ganon din ako, Juan. Binigyan niya tayo ng pangalawang pagkakataon at pinaglapit tayo. Utang natin sa kanya ang lahat. Mahal kita, Maria. Wika ni Juan, hawak-hawak ang kamay ni Maria. Matagal ko nang alam to at hindi ko maisip ang buhay nang wala ka. Bigla ang revelasyon nito. Napuno ng emosyon ang puso ni Maria. Nahuhulog na rin kasi ang loob niya kay Juan. Ngunit ang marinig ito mula sa kanya ay nagbigay ng labis na kasiyahan. Mahal din kita, Juan. Matagal ko nang nararamdaman ito. Lumuluhang wika ni Maria. Sa sandaling iyon, tila nagliwanag ang kusina ng init ng kanilang pag-ibig. Parang naroroon si Teresa, binabasbasan ang kanilang pagsasama. Nagyakap sila. Alam na nagsisimula pa lamang ang kanilang paglalakbay ng magkasama. Isang taon nang lumipas, nakatayo si Juan at Maria sa harap ng kanilang mga kaibigan at pamilya sa isang magandang simbahan. Nagpapalitan ng mga sumpa. Ang seremonya ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Isang patunay sa buhay na inudyok ni Teresa. Pinarangalan nila ang kanyang alaala sa pamamagitan ng paglalagay ng ilang mga elemento ng panadarya at foundation sa kanilang kasal. Maraming mga batang lansangan doon at mga taong kanilang tinulungan. Ipinapahayag ko na kayong dalawa ay mag-asawa na. Maaari mo nang halikan ang iyong ngayong asawa, wika ng ministro. Habang naghahalikan si Juan at Maria sa unang pagkakataon bilang mag-asawa, nagpalakpakan ang buong mga tao sa kapilya. Sa mga bisita, may mga bata mula sa foundation, sumasagisag sa mga bagong simula na pinasigla ng kabaitan ni Teresa. Ang buhay ni Juan at Maria ay puno ng kaligayahan at layunin. Ipinagpatuloy nila ang pagpapatakbo ng panidarya at ng foundation. Ang kanilang pagmamahalan at pinagsaluhang misyon ay lumalalim bawat araw. Isang taon sa kanilang kasal, nanganak si Maria ng isang magandang batang babae. Habang hawak nila ang kanilang bagong silang na sanggol sa kanilang mga bisig,
nakaramdam sila ng labis na saya at katuparan. Napakaganda niya. Sobrang niyang perpekto, Maria. Anong gusto mong ipangalan natin sa kanya? Mahinang tanong ni Juan. Nakangiti naman habang lumuluha si Maria. Sa tingin ko, alam nating pareho ang tamang pangalan. Pangalanan natin siyang Teresa bilang parangal sa babaeng nagdala sa atin ng magandang buhay na ito. Tumango si Juan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Pinangalanan nila ang kanilang panganay na si Teresa bilang parangal sa babaeng ang kabaitan at malasakit ay nagbago ng kanilang buhay magpakailanman. Habang lumalaki si Teresa, naging paboritong bahagi siya ng panadarya. Ang komodidad na minsang yumakap at nagmahal sa kanyang Lola Teresa ay ngayon yumayakap na sa kanya. Binuhusan kasi nila ang bata ng pagmamahal at pagmamalasakit. Tinuruan naman ni Juan at Maria ang kanilang anak ng mga pagpapahalagang itinuro ni Teresa sa kanila. Kabaitan, pagkabukas palad at kahalagahan ng pagbibigay sa kapwa. Pinangalan ka sa isang napaka-espesyal na babae, anak. Alam mo ba yun? Itinuro niya sa amin ang lahat tungkol sa pagmamahal at kabaitan. Wika ni Juan sa kanyang anak na si Teresa. At sana lumaki ka na taglay ang kanyang diwa. Dagdag naman ni Maria nang nakangiti. Namulaklak sa tagumpay ang panadarya sa ilalim ng pangangalaga ni Juan at Maria. Naging simbolo ito ng pag-asa at pangalawang pagkakataon. Patuloy na lumagaw ang foundation. Tumutulong sa mas maraming mga bata na makahanap ng tamang landas mula sa lansangan patungo sa buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal. Nagpatuloy ang pamana ni Teresa sa pamamagitan ni Juan Maria at kanilang anak na si Teresa. Ang pagmamahal at kabaitan na ipinakita niya sa kanila ay nagbalik na ng buong buo. Lumilikha ng isang hinaharap na puno ng pag-asa at pangako. Kaya't sa gitna ng amoy ng bagong lutong tinapay at halakhak ng mga bata, namulaklak ang kwento ng pag-ibig ni Juan at Maria, isang patunay sa pangyarihan ng kabaitan at ang nagtatagal na pamana ng isang babaeng nagngangalang Teresa Mendoza. At sila ay nabuhay ng maligaya magpakailanman. Ang kanilang mga puso ay panghabang buhay na nagkakaisa ng pagmamahal at kabaitan na nagdala sa kanila sa iisang landas. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin yung subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.